guys, hi and yes, welcome back to my YouTube channel. Ayan, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, daddies, papa, itay, sa buong mundo. Ayan, araw nyo ito, happy Father's Day po sa inyong lahat. Siyempre sa aking husband, sa aking papa, Tony, sa aking daddy, Tom, ayan, happy Father's Day sa mga tito, mga pinsan kong tatay dyan, o sa mga kaibigan, o kung sino mang nakakanood nito na tatay, para sa inyo tong greetings ko na to, happy Father's Day. So, ayan. Again, bago ko simulan ng vlog na to, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe to my YouTube channel, Carla Malabed. Don't forget to like, share, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na videos. Yan, wag na wag nyo kakalimutan, i-hit ang notification bell, napaka-importante po niya. So, ayun guys, ito nga, dahil nga Father's Day ngayon, ang bala ko sanang content ng vlog na to is kasama si Kiko, yung aking asawa. Kaya lang, sinabi ko sa kanya, tinanong ko siya, ayaw niya. Ganon siya ka KJ ever since, maski nung mag-boyfriend pa kami. Hindi siya mahilig sa mga showbiz. Hindi siya, alam yan, hindi siya mahilig sa mga echos-echos, yung mga kung anik-anik, hindi po. Maski nga, sa mga yayain mo yan mag-video, hindi po kumakanta yan. Papapak lang yan ng pulutan. Hindi rin po iinom yan. Wala pong kabisyo-bisyo, ganon siya. So, ayan. Ang maganda nga sana, kung i-vlog ko siya, since lalabas po kami, mag-grocery kasi kami. Kaya ako medyo nakapangalis ngayon at kakaligo ko lang. Ang sabi ko sa kanya, maganda sana content nung vlog ko is papipiliin ko siya yung top 5 na gusto niyang makuha o gusto niya ma-receive this Father's Day. Kaya lang, since ayaw niya, di wag okay, makapipitipid ako. Kasi ayaw niya, di ba? Maganda sana kung ano yun, yun na yung regalo ko sa kanya. Pili siya. Maraming mamapili niya ako na PS5 o di swerte niya, di, may PS5 na siya. Kung gusto niya ng polo shirt o di... Biro mo top 5, saan ka makaka-chorba ng limang gusto papipili, yun, lilibre ko siya. Eh, kaso ayaw niya po, di, wag na lang. So, basta pipilitin ko siya, tignan natin kung ano mangyayari itong araw na to sa aming pag-alis. But kung hindi siya pumayag, ang magiging content nitong aking vlog ay, nakikita niyo itong closet na to. Yan. Yung closet na po na yan, ang mga nakalagay dyan na damit, ay yung mga damit na hindi ko na po masyadong ginagamit. Ibig sabihin, hindi ko na siya masyadong nabubuksan kasi ngayon, ang mga kadalasan na ginagamit ko, nasa labas na lang. Ano yun? Para madali siyang kunin, madali siyang mahanap. So, yaan, mostly, ang nakalagay dyan sa closet na yan, ay yung mga dresses na plains and prints na binibili ko nun before. So, may nahilig ako nun na mag-collect ng mga plains and prints. So, every season kasi nagpapalit si plains and prints na rin. So, bumibili ako niya, nag-visit ako sa store nila sa Glorieta, minsan sa Festival Mall yan. So, bumibili ako parang every week, dalawa, isa, ganyan. Basta hindi pwedeng hindi ako nakakabili sa loob ng isang buwan. Kasi madalas, nung nasa BGC pa ako, na madalas ang palitan ko ng damit is, kumbaga, after 1 month na uli, after 3 weeks, parang ganon. Kasi nga, si Prince and Prince, since ano siya yung mabubot, alam mo yun, maraming prints, means, well, actually Prince and Prince, pero mas marami sa kanya printed. Bihira yung plain sa kanya. So, hindi mahirap siyang ulitin kapag inulit mo uli siya the following week kasi kitang-kita. Alam mo yun, yung parang natatandaan agad. So, yun, nahilig ako magbili ng plains and prints. Although, marami na akong na declutter, marami na akong na ibenta ko uli yung mga pre-love ko. So, siguro may mga natitira na dyan, mga ilang-ilan. Pero dati, ang worth kasi ng isang dress ng plains and prints is 2,000. More or less, 2,000 pesos. Pero binibenta ko lang siya mga once, twice, thrice, 3 times sa lady. Mga ganun ko lang siya beses gagamit. So, binibenta ko lang siya 500, 800. So, depende. Pero sobrang bagsak presyo ko siya binibenta. So, alam yan ng mga buyers ko before na kung gano'ng pakaganda yung quality ng dress pagka natanggap nila. So, parang good as new. So, ayun, mamaya, antayin nyo. Babalikan ko kayo. Tignan natin kung ano yung mangyayari. Either masasama ko si Kiko sa vlog or ito ay bubuksan natin. So, magbabalik po ako. So, ayun mga amigos, mga amigas, welcome back. Ayan, ito, nagbabalik na ako after kong lumabas, pumunta ng SM South Mall. Ay, oh, SM South Mall, SM Santa Rosa. So, nakaligo na uli ako. At, good news para sa akin, kasi habang namimili, papakita ko na rin sa inyo ang aking na-haul sa Uniqlo. Ayan, maligayang pagbabalik sa Uniqlo. Naka-sale sila ngayon, kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung aking nabili sa halagang. Alam ko yung original price nito is 990. So, ngayon, 790 na lang siya. So, meron akong pants. Yan. So, maganda naman siya. Yung mga colored pants. Okay siya. So, isusuot ko yan. Dalawa binili ko. Isang blue, ay isang, anong parang pink, at saka isang olive green. Nakabili din ako ng blouse. So, 990. Yan. Ang
maganda siya. Pagka sa susunod susuotin ko, pakita ko lang sa inyo yung mga nabili ko kanina during So yan, meron ako mustard. Cute, ang cute ng color niya sa nakabili ako. Panang dalawang pair. At syempre sa Ace Hardware, ano bang nabili ko? Nakabili ako ng Omni Lights yan for only 199. Ewan ko kung saan ko siya. Basta binili ko lang siya. Malaman niyo kung saan ko siya. So yun na nga, ito ipapakita ko sa inyo yung mga dresses ko. If to keep or not to keep. Kasi si Kiko ayaw niya i-accept yung challenge ko. Yung 60 second challenge na kuha siya ng 5 best na kung anong gusto niya regalo ngayong Father's Day. Kaya lang ayaw niya. Hindi kasi siya talaga atag dito material eh. So, ako na lang namili kanina. So, yon. So, start na natin ngayon itong aking to keep or not to keep. Okay? So, yun, mamimili ako ng mga ilang dresses ko na hindi ko na nagagamit. So, titignan natin kung to keep or not to keep pa siya. So, ayan nga siya. Ganyan siya kagulo. Ito talaga yung hindi ko na siya masyadong, ito yung mga hindi ko na masyadong ginagamit. Although marami pa ako doon nakalagay sa labas, yun yung mga mostly ginagamit ko siya pang office. Pero ito talaga, ito yung mga prints and prints na hindi ko na talaga siya talagang natutsorba. So unahin natin dito. So ito, para siyang off-shoulder. Yan, prints and prints. So okay naman siya, kaya lang parang ano yung parang siyang bakuna blouse. O, syempre, ang laki na nakatawan ko. So, hindi na ako masyadong, hindi ko na siya masyadong nagagamit. Pero, feeling ko kasi black, at saka yung paganito, ano yung stripes, nakakalaki siya. So, ito, siguro, to keep or not to keep, not to keep. So, benta na siya. Yan. Papakita, ipa-flash ko dito yung itsura ng dress niya, yan dito. Para may space tayo, papakita ko. Itsura ko siya. So, next, ito, it's a black chorba dress. Ito yung bihira ko na lang din nasusot. Although, ito maganda to, nakakapayat. Kaya lang, alam mo yung, ewan ko. Maganda naman siya, kaya lang, parang, not to keep. Pamigay na rin. Hindi pamigay, benta na rin, benta. So, abangan nyo yan, yung mga, ating mga, next, ito, it's, parang neoprene, yung kaniyang tela. Maganda pa siya. Ito, bihira ko lang din to nasusot. Kaya lang parang hindi na siya kasya sa akin. Kasya naman, kaya lang maikli na. So, feeling ko, kailangan ko na siyang i-let go. Not to keep. Oh, goodbye. So, benta-benta na. This one, ito yung mga, isa sa mga unang nabili ko sa Plains and Prints. Ito to, i-keep ko to kasi, alam mo yun, parang pwede pa rin siya pang corporate. Maganda siya, so, keep ko to, keep. Yan. Maganda to. Keep. Next. This one. It's a, ano ba to? Isa, ito yung parang mga last dresses na, ano ko, na-purchase ko sa Plains and Prints. Medyo latest pa to. Ito nakakapayat actually yung print nito. Minodeled kasi to ni Ann Curtis, kaya maganda. Siyempre sa kanya maganda. Pero pag sa auto maganda rin naman, nakakapayat. Kaya ito ay to keep. Medyo bago-bago pa. So, this one, it's parang neoprene din yung, ano niya, yung, ang tag dito, yung tela niya. So, maganda pa rin naman. Pero, ano na to eh, nagamit ko na rin to ilang beses. So, feeling ko kailangan niya ng magpaalam. So, not to keep, benta. Para makabili uli ako ng bago, di ba? So, this one, it's a plain and print, plains and prints din to. So, para siyang marble. Maganda rin naman siya actually, ito. Nakakapayat din to sa waist. So, ano kaya to? To keep or not to keep? Maganda kasi ito may pocket sa gilid. So, nag-iisipan ko. Sige, to keep muna to keep. Kasi may mga sleeve. Ito. It's as ano, sleeveless dress na para siyang, hindi naman siya balloon, pero ano siya, maganda siya kasi may mga parang map, alam mo yung print niya. Ito to keep, kahit sleeves, kahit hindi ko siya nasusuot, actually maganda siya. Pwede siya lagyan din ng parang fit na blouse sa loob, yung say white. So maganda pa rin siya, to keep ito, to keep.
ito. This one, it's a spaghetti strap na once ko pa lang 'to nasuot. Nung nagpunta ang London, sinuot ko yata. Hindi ko na maalala. Binaon ko 'to o hindi ko pa 'to nasuot. So maganda siya actually, kaya lang pagka sinuot ko na siya, mukha na akong lumpia. So not to keep, benta. This one. Ito. One of my favorite sa Planes and Prints. So, yan. Maganda pa rin naman siya. Yan. So, kaya lang, parang, pwede ko na siyang i-let go. Pwede na akong bumili ng bago. So, this one, not to keep. Benta ko na yan. Yan. Unti-unti na nababawasan. So, this one, it's a Rich and Famous. Planes and Prints din. So, sleeveless siya, tsaka white. Minsan ko lang nasuot to. Lahat actually nung binibili ko, siguro mga, maano na yung ginamit ko siya ng 3 times. Although yung blue yun, siguro mga ilang beses ko na siya nagamit. Pero yung mga ganito na bihira ko lang to talaga magamit. It's either twice, thrice ko lang siya nagamit. This one, kahit napansin mo kunyari sa kilikili, maano pa siya. Ano yun yung malinis? Ibig sabihin, walang marka. So, ito, feeling ko, not to keep. Hindi ko na siya kailangan. Ang dami ko lang not to keep. Parang feeling ko wala nang matitira sa akin. Okay lang. Madali naman ang bumili uli. So, this one, parang feeling ko ito maliit na din sa akin. Tsaka wala kasing packet to. Pero maganda pa siya. Tsaka dark naman yung color niya, you know. Sige na nga. To keep na muna to. Muna tayo dito. So, this one, ito. Ang maganda lang din dito, may pocket. Kaya lang, since parang light color siya, this one, it's a dress na parang may garter siya sa waist. So, not to keep na. Pwede ko na i-let go. Ito siguro mga once ko lang yan nagamit. Hindi ko pa siya nagamit. Ito, this one, ito lagi kong madalas ko nagagamit. To keep, manami to eh. Magkakapareho, iba-iba lang ang color. So, ito, yan, pare-pareho. To keep. Maano kasi ito eh, pwede mo siya kahit saan mo siya gamitin. So, ito yung mga pwede to keep. Next, this one, black dress. Pwede ko na po i-let go. Ha, hindi ko na siya magagamit. Hindi ko na siya masyadong nagagamit. Pero, parang okay pa rin naman. Wala kasi siyang packet. Gusto ko ngayon yung may mga packet na eh. So, ito, not to keep. Pwede ko na siyang let go. So, yung mga iba. Ito, pakita ko lang. This is 7 for All Mankind na dress. Ang maganda dito sa 7 for All Mankind, ang original price nito is 17,000 sa Rustans. So, nag-sale ito, nabili ko lang ng 2,000. So, hanggang ngayon, love na love ko. Imagine nyo, from 17,000, naging 2,000 na lang siya. So, syempre, bilhin ko siya, diba? So, love na love ko to. Buti hindi nasisira siya kakalaba. Kasi, syempre, biro mo, ang original price niya is 17,000. 7 for All Mankind at Rustans. So, ito, meron pa to Michael Kors. Piliin ko lang yung mga Planes and Prints. The rest, wala na akong Planes and Prints. Ah, ito. This one, maganda dito, kaya lang to keep ko to. One of my favorite ito. Itong wrap-around dress na nakita ko to, parang minodel din kasi ito ni Ann Curtis. So, kahit hindi na siya kasya sa akin, gusto ko siya. So, i-keep ko siya. Malay mo kung mayat ako. At least, ito kahit na ipamigay, i-let go ko na, hindi ko pagsisisi na. I-let go ko siya. So, ano pa ba? Parang feeling ko, yan lang muna. Yung mga not to keep. The rest, okay. Nasusuot ko pa yung ito. Yan. Ah, ito. This one. It's a Planes and Prints din na dress with ano pa color. Ito, best once ko lang nagamit. Alam mo kung bakit? Nagandahan ako sa print niya. Kaya lang, nung sinuot ko na kasi siya, alam mo yung hindi ako sanay. Gusto ko, alam mo yung, gusto ko kasi open yung dito sa neckline. Ito kasi medyo close yung neck. Alam mo yung parang nasasakal ako. So, hindi ko na siya nasuot after yun. Alam mo yung gusto ko, alam mo, since dibdib na lang naman ang kaya kong ipakita. Gusto ko yung mga dress talaga nakita yung cleavage. Yun. So, ayun. So, ayun muna tayo ngayon sa mga Planes and Prints. Although, marami pa dito. Kaya lang feeling ko,
ito yung mga kailangan ko ng i-let go. So, iisa-isahin ko uli sa inyo yung mga natukit ko para makita lang, pag binenta ko, at least ma-browse yung YouTube channel ko. Di, makabenta-benta at makabili ako ng bago. So, ayun mga guys, nakita nyo na ang aking pag-declutter. Nakita nyo na yung aking to keep or not to keep. Sinamahan nyo ako sa pag-pili. Saka sinamahan sa pag-pili. Ako din naman ang nag-decide. So, at dahil Father's Day ngayon, naisipan ko kung sino ang magla-like at mag-comment dito sa aking Facebook, sa aking YouTube video. Di ba, may comment section? So, comment down below. Kahit thumbs up, kahit anong comment, basta kung sino ang magko-comment sa inyo, it means syempre subscriber kayo. Bubunot ako ng isang mananalo, then since Father's Day ngayon, bubunot ako ng mananalo ng isang Starbucks tumbler. Ipapost ko na lang dito kung ano yung Starbucks tumbler na ipapamigay ko. Tapos, i-announce ko siya sa aking susunod na vlog next week. So, ayan, maraming salamat. Magkita-kita tayo uli sa aking susunod na mga videos. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe to my YouTube channel, Carla Malabed, at syempre follow me on Instagram, @_CarlaFM. Sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag niyo makalimutan mag-like, mag-share, at mag-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa aking mga YouTube channel, ay mga YouTube video. Nalilito na ako. Bye-bye! Maraming salamat!